Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ayan, tayo po yung magkakaroon ng Bible study. Ang title po ng ating topic ngayon ay ang Mayamang Hangal. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating Panginoon. Close your eyes and be alone with the Spirit of God. Hallelujah, Lord God. Salamat, Panginoon, sa hapong ito, O Diyos, na i-bless yung naman, Panginoon, ng mga salita mo, O God, na aming mapapakinggan. Patawarin yung naman kami, Panginoon, sa iyong pagkukulang pag-aasala sa isip, sa ita, at sa gawa. At tinatakwil po namin lahat ng gawa ni Satan sa iyong buhay at nire-rebuke namin lahat ng hadlang destruction, kasinungalingan, pride, usugal, pot, nagkaramdam at kahirapan. In the mighty Jesus, nire-rebuke namin lahat ng kasitong masama sa pangalan ni Jesus, Lord. I-bless yung naman, Panginoon, ng mga tao makikinig ng salita mo. Ikaw, Panginoon, bigay ng karunungan at kalaman nagmumula sa iyo, na buksan mo, Panginoon, ng aming isipan, buksan ng aming puso, na ang mga salita mo, O God, ay tanggapin namin ng ayos iyong kalooban. Salamat, O Diyos, sa mga blessing na binibigay mo sa amin, spiritually, physically, and financially. Kaya, Lord, lubos-lubos kami nagpapasalamat sa iyo, O God, at binabalik namin sa iyo ang lahat ng papulit parangal, pagdahinda sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na Amen. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ang topic po natin ngayon sa hapong ito ay ang mayamang hangal. Buksan po natin sa Lucas chapter 12 verse 19. Ayon po sa kanyang mga salita, at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay, kahit mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Yan ang sabi ng ating Panginoon dito sa talatang ito sa Lucas 12:19, na sinabi ng mayamang hangal na, at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Ayan. Di ba may mga taong ganun na pag marami siyang naipon na ari-arian, ang sabi niya, hindi na siya kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Yun po yung alam ng tao. Once na siya po ay mayaman at sagana sa lahat ng bagay, na hindi niya iniisip kung ano po yung mangyayari sa hinaharap. Ang iniisip po ng tao yung bagay na naimpok niya, yun po yung sapat na sa pang-araw-araw na pangangailangan niya. Pero ang sabi dito ng Panginoon sa Lucas chapter 12 verse 20, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na nihanda mo? Yan ang sabi ng ating Panginoon na hangal, sa gabing ito ay babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Diba? Yung mga bagay na yun na akala natin, meron tayong bahay, meron tayong sasakyan, o mga gamit na mamahalin, di ba? Sabi nga, hindi natin alam ang buhay ng tao kung hanggang kailan. Kaya sinabi dito ng Panginoon, hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Yun po yung tanong sa kanya ng Panginoon. Nasabi niya, hangal yung taong iyon. Bakit? Kasi ang pinaghahandaan niya po yung mga bagay na panlupa at hindi yung bagay na panlangit. Yan sabi niya dito, kanino mapupunta ang mga bagay na ihanda mo? Once ng tao namatay at hindi po siya nakakilala kay Lord, at ang mga bagay na yun, kanino niya maibibigay? Di ba? Pag-aagawan lang yun ng mga kamag-anak niya. Kasi nga, siya po ay mayaman. Pag-aagawan yung sasakyan, yung bahay, yung pera niya. Yung iba nga nagpapatayan pa dahil sa mga ganong bagay. Pero sabi ng Panginoon, ng higit nating pahalagahan yung mga bagay na panlangit at hindi yung mga bagay na panlupa. Kasi ang mga bagay na panlupa, nabubulok, ninanakaw at mukupas, masisira. Ayan. Sabi po dito sa Hebrews chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Ayan. Pag ang tao po tinakda na ng Diyos na tayo po ay mamamatay, hindi po natin to alam kung kailan. Sabi nga, ang kamatayan parang due date ng mga anak. Hindi mo alam kung kailan ka talaga ang due date mo. Diba sinabi ng doktor na gantong buwan ka mga anak, pero hindi naman talaga totally sure yun na ganun. Parang ganun din yung kamatayan ng tao na biglaan. Yung mas nasa-shock yung mga tao na bakit ang lakas pa nun, ah? Bakit namatay? Wala namang sakit yun. O, diba? Sabi nga, ang kamatayan, hindi natin alam kung kailan. Parang magnanakaw. Diba po, ang magnanakaw, hindi po nagpapaalam sa tao na siya ay magnanakaw, kundi bigla-bigla na lang dumarating. Ayan, sabi po dito sa Isaiah chapter 64, verse 6,
Ang lahat sa amin pa ang nagkasala, ang aming katulad kahit anong gawin ay dumindi hamak. Ang nakakawang kiyay ng sinapit namin mga dahong lagas sa simoy ng hangin, tinatangay at ito'y pinapadpad. Ayan, sabi dito ng ating Panginoon, ang lahat sa amin pawang nagkasala. Lahat po ng tao nagkasala po. Pag sinabi natin wala tayong kasalanan, kasalanan po natin doon ay pagsisinungaling. Kasi nung itay pinanganak ng ating magulang, may manang sala na po tayo kay Eva at Adan. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na tayo ay perfect, tayo po ay hindi nagkakasala. Ayan, sabi dito na ang lahat sa aming pawang nagkasala, ang aming katulay kahit anong gawin ay dumindi hamak. Ang nakakawangking ng sinapit namin mga dahong lagas. Ayan, nihalong-tulad ang tao sa dahong lagas. Diba nakikita niyo po yung puno, pag naglalagas na, ano po nangyayari? Natutuyo. So, ang ginagawa ng tao, winawalis at ano, sinusunog. Ganon din po ang tao. Tayo po ay katulad ng dahong lagas na sa simoy ng hangin, tinatangay ito at ipinapadpad kung saan. Ayan, next po, sa John chapter 5 verse 28. Huwag ninyong itong pagdakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Ayan, darating po ang time na bubuhayin pong muli ang mga patay. Yun nga lang po, yung mga mananampalataya sa Panginoon. Lahat po yan bubuhayin. Uunahin muna yung mananampalataya. Isusunod yung mga unbeliever. Ayan. Sabi niya, huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig at ang mga mananampalataya na makakasama sa rapture, sila po ibibigyan ng glorified bodies. Ayan. Sabi po dito sa John chapter 5 verse 29, sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumagawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan. Yan ang sabi ng ating Panginoon na sila'y muling mabubuhay at lalabas po sa kinalilibingan. Lahat ng gumawa ng mabuti, ano po, ay pagkakalooban sila ng buhay na walang hanggan at ang lahat ng masama, parurusahan. Magkaiba po yun. Yung mabuti, everlasting life ang ibibigay at sa masama, punishment. Yan po yung pagkakaiba. Kaya hindi po natin sasabihin na ang bait naman nun, bakit agad naman namatay yun? Wala po yun sa ganun, no? Kaya naman, ay, masamang damo kasi yun, kaya hindi pa namamatay. Binibigyan pa sila ng chance ni Lord na magbago sila. Kaya wala tayong karapat na ipag-pray natin yung tao na sila ay mamatay na kung ayaw talaga magbago. Sabi nga, ipaubayan na natin kay Lord kasi siya lang naman tayong makapagbabago sa mga tao at wala tayong karapatan doon. Ang tanging magagawa lang natin na ipag-pray po natin sila. Sabi po dito sa Roma chapter 3 verse 10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ayan, sabi ng ating Panginoon, walang matuwid, wala kahit isa. Hindi naman niya sinabi po dito na lahat ay matuwid, lahat tayo, di ba? Wala po. Ang sabi niya dito, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya hindi tayo pwedeng magsabi na tayo ay, ano ko eh, banal na ako eh, o wala akong kasalanan, hindi nga ako nagsisinungaling, hindi nga ako nangungupit eh. Pero sabi nga ng Panginoon, lahat tayo ay, ano, hindi matuwid. Wala kahit isa. Napakalinaw po. Kaya sabi po sa next verse, in Pahayag chapter 20 verse 12, at nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ang mga aklat, binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa gaya ng nasusulat sa mga aklat. Then sabi dito ng Panginoon na nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay. Ayan. Ibig sabihin sila po ay huhukuman na. Kaya po sila ay nakatayo sa harap ng trono. Maging dakila at maging hamak. At binuksan ng mga aklat. Ayan, napakarami pong aklat dun. May Book of Life, Book of Event, Book of Tears, Book of, ano pa yun? Book of Identity, saka yung isa pa. Ayan, Book of Words. Ayan, nandun lahat yung libro. At ang nandun pa yung talaan ng pangalan na papasok sa langit. Ayan, binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. Sabi nga, kung ano yung matimbang na ginawa mo nung nabubuhay ka pa din sa mundo, doon ka pupunta. Sabi nga, ang tao gusto pumunta sa langit, pero yung ginagawa hindi pa punta sa langit. In Marcos chapter 4 verse 22,
walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Ayan. Sabi ng Panginoon dito na walang matatago na di malalantad. Ayan. Di ba marami tayong sikreto sa buhay natin na ayaw nating nalalaman. Pero sabi nga, walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Ayan. Kasi nga, minsan tiwala tayo sa ating mga kaibigan na, oh, Brenda, sa'yo ko lang sasabihin to, huwag mong sasabihin sa iba. Secret lang natin. Pero sabi nga, ang higit nating pagtiwalaan ng Diyos. Kasi kahit kailan hindi tayo sasaktan ng Panginoon at hindi tayo lulukohin. Yan. Sabi nga dito sa Mateo, chapter 12, verse 36, yan, sabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinasabi niya. Ayan. Sabi ng Panginoon, pag judgment na, judgment day, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinabi niya. May example po ako dito. Ayan. Ayan po. Kung nababasa niyo po yan. Isa-isay natin. Number one, pagnanakaw. Ayan, nilagyan dyan ang petsa. January 15, November 3, April 13, November 25. Example lang po ito. Ah. Pagmamalaki, March 4, April 4. Galit sa Diyos, May 16, December 15, May 2, August 11. Pagpato sa babaeng bayaran, March 3, April 9, May 12. Pagsisinungaling, October 3, October 10, March 8. Nagbibintang, July 7, February 2, December 25, March 2. Kismoso, February 28, June 5, May 13. Pagkukunwari, October 30, inggit, pagdaraya, walang awa. Ayan, may mga petsa dito. Hindi pagsunod sa magulang. Ayan. Sabi nga, hindi natin pwedeng sabihin na, Panginoon, ano ako eh, hindi ako nagkakasala. Eh, dito na nga lang, oh. Nagnanakaw, nagmamalaki, galit sa Diyos, pagbatol sa babaeng bayaran, nagsisinungaling, nagbibintang, chismoso, chismosa, hindi pagsunod sa magulang, walang awa, inggit, pagdaraya. Sa tingin nyo po, ito pong mga nakalagay dito, na example lang po ito, ah. Wala naman po akong pinatutungkulan na tao, di ba? Sabi nga, eh, iba-iba yung nakalagay dito na kasalanan. Pero sabi nga, hindi natin pwedeng sabihin na hindi ka gumagawa niyan. Meron ka rin mga ginawa dyan. Yun nga lang, ano tayo, yung tahimik lang ba? Kasi alam mo sa sarili mo na ginagawa mo yun eh. Sabi nga, once na tinatamaan ka ng salita ng Diyos, dapat magkaroon tayo ng ano, pagtanggap o marunong tayo magpasakop kay Lord. Kasi kung hindi tayo marunong magpasakop or hindi tayo marunong tumanggap ng kamalian natin, ang tawag dun ay ano, pagiging matigas ang ulo. Di ba parang sa magulang, tinutuwid yung anak, ayaw magpatuwid ng anak. Di ang tawag nga dun, matigas ang ulo. Parang ganun din tayo sa Panginoon. Pag tayo hindi marunong magpatuwid sa Diyos, matigas ang ulo natin. Ayan. Sabi diyan sa Mateo chapter 5 verse 28, ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin na may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Ayan. Sabi ng Panginoon dito, napakalinaw. Ang sinumang tumingin na may mahalay na pagnanasa sa isang babae, pagtingin pa lang po yun, wala pa po siyang ginagawa, tumingin lang siya. Pero pinag-iisipan niya na ng masama yung babaeng iyon. Sabi niya, sa isip niya ay nakiapid na siya sa babaeng iyon. Yan, hindi niya paniyaya yung kung saan. Pero, ano po nangyari? Nagkasala na siya. Ba, nakikiapid na siya. Kaya sabi nga, mag-ingat tayo. Kasi, ang salita ng Diyos, ano po, tabak. Tinatabak po tayo. Kung ano yung mga mali natin, pag-uugali, di ba, mga ginagawa, sinasalita. Tinutuwid tayo ng Panginoon. Kaya ang magagawa ng isang Kristiyano is magpatuwid sa Panginoon sa kanyang mga salita. Sabi sa Mateo chapter 10 verse 26, kaya huwag kayong matakot sa kanila, walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ayan. Sabi ng Panginoon, napakalinaw na walang matatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Next verse in Roma chapter 10 verse 9, kung ipapahayag ng mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ayan. Pag ang tao po ay buhay pa po at inaccept niya si Jesus, once na siya po ay namatay, tinanggap niya po si Lord bilang Lord and Savior, siya po ay maliligtas.
Ang nakakatakot lang po is yung tao'y buhay, may nangaral naman po sa kanya, pero nireject niya po yung salita ng Diyos. Hindi niya po tinanggap na yun nga po yung nakakalungkot, diba? Kasi hindi nga natin alam yung buhay natin, kaya nga maraming nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na, Lord, nung nabubuhay po ako, wala naman po ako napapakinggan eh. Wala pong nangaral sa akin. Wala nag-share ng Word of God. Wala nga pumunta sa bahay namin. Diba sabi nga ng Panginoon, ang kanyang salita ay abot sa apat na sulok ng daigdig. Kaya hindi natin pwedeng lukuhin ng Diyos na hindi natin napakinggan ang kanyang mga salita. Nasa atin na po yun kung tayo po itatanggap. Diba? Kasi maraming taong tumatanggap ng salita ng Diyos, papasok dito, lalabas sa kabila. Kabilang tenga. Yan, diba? Sabi nga, merong apat na uri ng Kristiyano na tinaniman sa daan, sa batuhan, sa dawagan, at sa matabang lupa. Alin tayo dun sa apat na yun? And sabi po dito sa next, in John 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ay nasabi ng Panginoon na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Tatlo lang po yung binanggit niya. Siya po ang way, truth, and the light. Walang makakupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. An example po dyan, sa isang company, di ba, bago ka pumasok sa pintuan, di ba, merong guard. Diba? May guard. Para anong gagawin doon? Sulat mo yung pangalan mo, sino hinahanap mo, anong kailangan mo sa kanya. Diba? Ilalagay mo yung pangalan mo, anong oras ka pumunta, may cellphone number pa. Para malalaman kung ikaw ba talaga yun, yung taong yan. Yung pala contract tracing pala eh. Yan, sabi niya dito, walang makakapunta sa Ama kundi sa umaginan ko. Parang ganun po. In-example lang doon yung guard, siya si Jesus. Tapos yung Ama, yun yung hinahanap mo. Parang ganun. Na hindi ka makakadirekta doon sa isang company kung wala yung guardya na nagbabantay doon. Siya yung daan eh. Daan, alam mo namang umakyat ka sa bintana, di ba? Hindi naman tamang daan yung bintana. Tawag doon, nagnanakaw na. Kasi sa bintana ka dumadaan eh. Ang tamang daan ay sa pintuan. Sabi yan dito na, sumagot si Jesus, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kawikaan chapter 14 verse 12, by daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Ayan. Maraming taong ganito, na ang tingin nila, ay matuwid to. Dito tayong lahat. Pero ang sabi doon, ngunit kamatayan ang dulo nito. Diba? Mas maraming naniniwala sa bulaang, mga bulaang guro, bulaang propeta. Uy, nagpapagaling sa ganito. Pupunta doon. Diba? Naniwala. Pero sabi nga, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Kaya kailangan maging wise po tayo, mga Kristiyano. Hindi porket na nakita natin, uy, nagpapagaling, nagpapakita ng signs and wonder, ganyan, nangangaral din sa pangalan ni Jesus. Diba? Sabi sa Matthew 24 na maraming mga ngaral, pero darating ang bulaang guro at bulaang propeta na mga ngaral sila at liligaw ang mga anak ng Diyos. Kaya dapat maging matalino tayo at mag-iingat. At kung sabi niyo sa Mateo chapter 25 verse 41, at sasabi naman niya, sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin mga sinumpa. Kayo pa sa apoy na di namamatay na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Yan, sabi ng Panginoon dito, na lumayo kayo sa akin. Bakit kaya sinabi ng Panginoon yun? Na sinumpa sila pa sa apoy na di mamamatay na inihanda para sa Diablo at sa kanyang kampon. Ang totoo po talaga, ang impyerno po ay nilikha ng Diyos para kay Satan lamang, hindi po sa tao. Ngunit naging matalino po si Satanas. Kaya ang tao, 24/7 niya po nililin lang, di ba, para magkasala. Kung nagkasala ang tao, ayan, pwede niya pong ma-harvest. Ayan, di ba, sabi nga dyan, na dalawa lang naman po ang pagpipilian ng tao, langit o impyerno. Kung ano po yung nais natin tunguhan, edi pagpatuloy natin, di ba? Sabi nga, ang tao is may free will, binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan, hindi niya tayo ginawang robot, binigyan niya tayo ng isip sa taas, hindi sa paa. Yan. Kaya alam natin kung ano yung dapat natin gawin. Nasa atin pa rin yung decision.
Kung gusto nating maligtas, magpatuloy tayo kay Lord. Kung ayaw nating maligtas, di magpakasama. Diba? Sabi nga, it's up to you, kapatid, kung anong gusto mo. Dahil binigyan ka ng kalayaan ni Lord, gawin mo kung anong gusto mo. Sabi nga, hindi na nagkulang sa'yo yung mga lingkod ng Diyos na ipag-pray ka, i-share ka ng Word of God. Pero kung tinatanggihan mo na ang salita ng Diyos at ang iniisip mo ay masyado kang pinariringgan ng mga pastor or pastora ng mga lingkod niya sa pangangaral. Sabi nga, once na nangangaral ang lingkod ng Diyos, general po yun. Pag general is walang tinutukoy na tao. Lahat yun. Pati nga yung nagpipreach damay dun. Kaya huwag mo sasabihin na ikaw yung pinatutungkulan o ikaw yung pinatatamaan, di dapat nag one-on-one na lang kayo. Diba? Kung patatamaan ka lang, nag-usap na lang kayong dalawa. Sabi niya sa Mateo 25 verse 46, itataboy ang mga ito sa kaparusang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. And sabi ng Panginoon, parurusahan sila. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Hindi po ibig sabihin na pag ikaw ay napunta sa impyerno, one day ka lang doon. Forever na po yun, kapatid. Kaya nga, nang habang nandito pa tayo sa lupa, chance mo pa yan na magbago. Hindi magpakasama. Diba? Chance mo pa yun na magbago. Pero kung ayaw mo na magbago, bahala na si Lord sa iyo. Sabi niya, ngunit ang matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Dalawa po yun. Everlasting life sa langit at everlasting fire doon sa impyerno. Yan. Bahayag chapter 20 verse 15. Tinamon sa lawang apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ayan po, napakalinaw po. Once nang pangalan mo is wala sa aklat ng buhay, kapatid, sorry to say, alam mo na kung saan ka dadalhin. Diba? Sabi niya dito, tinapon sa lawang apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya nga, habang maaga pa, maglingkod na tayo kay Lord. Kasi yun na mahilingin niya sa atin eh. Once na tao naglingkod sa Diyos, hindi naman ibig sabihin ng pagpapalain ka sa lahat. Yung buhay na lang at pag-iingat niya sa iyo, blessing na yun. Hindi ka na nakawan, hindi ka na sunugan, hindi ka man blessed in literal, pero spiritual blessed na blessed ka, kapatid. Ayan, sabi niya dito sa 2 Pedro chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangako iyon alang-alang sa iyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat na mapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ayan po, napakalino po na sinabi ng ating Panginoon na hindi siya nagpapabaya sa kanyang pangako. Diba, sabi ng mga tao, napakatagal na niya na nadarating na ang Diyos. Sabi daw 1999, naghanda yung mga tao, nagpunta ng kuweba, binenta yung mga bahay, lupa, nagdala ng pagkain sa kuweba, darating na nga daw ang Panginoon. Pero sabi nga dun, walang nakakaalam, hindi po sinulat sa Bible kung kailan darating ang Panginoon. Surprise po siyang darating, kaya dapat ang tao maging handa, ready, i-prepare ang kanyang puso na magsisi lagi ng kasalanan. Kasi lagi tayo nagkakasala, di ba? Sabi ng Panginoon dito, ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Pero yung katabi mo o yung asawa mo, pag nangako sa'yo, hindi yan matutupad. Pero pag ang Diyos ang nangako sa'yo, siya po ay tapat. At ang kanyang pangako ay tutuparin niya. Sabi niya dito, tulad ng inaakala ng ilan, hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Ayan. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos. Ayan po yung binibigay ng Panginoon sa atin. Na tayo po ay magkaroon pa ng pagkakataon na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Diba? Kung gusto na ng Panginoon tayo mapahamak, hindi niya na tayo bibigyan ng chance na magsisi at magbalik loob sa Kanya. Hayaan niya na lang tayo. Pero sabi nga ng Panginoon dito, ayan, hindi niya agad tinutupad yung pangakong iyon na siya'y magbabalik dahil binibigyan niya pa ang lahat ng tao ng pagkakataon na magsisi at manumbalik sa Kanya. Kaya kapatid, huwag mong bigyan ng daan ang kaaway upang hindi ka makapagsisi at magbalik loob sa Diyos.
ito po yung time na tayo po ay lumapit na sa Kanya. Marami pong nangangaral ng salita ng Diyos sa social media. Marami nangangaral sa church. May nangangaral sa palengke. May umakit ng bus, sa jeep, diba? Marami pong nangangaral. Sa school dati, may nagbibigay ng Bible, pero yung ibang mga inaabutan, ayaw tanggapin. Diba? Ang sasabihin pa ay, masusunog ako niyan. Diba? Alam mo na, yung kaaway talaga yung nagsasalita nun. Ayaw tanggapin ang salita ng Diyos. Kasi nga, maraming bawal. Yan. Yan po yung kinaayawan nila. Once na sila po ay naging Kristiyano, marami daw pong bawal. Bawal maglasing, bawal manigarilyo, bawal maging addict, bawal magmura, bawal magsinungaling, bawal yung ganito, di ba? Sabi nga, ang makipot na pintuan, kung marami kang daladalahang kasalanan, daladalang kasalanan, sa makipot na pintuan at ikaw lang yung kasya, sa tingin mo, papasok ka kaya sa makipot na yun? Doon sa maluwang na pintuan na walang bawal, lahat pwede. Pwede makiapid, pwede magsinungaling, pwede pumatay, pwede magnakaw, pwede maging addict, pwede maging nasinggero, pwede mag-inom ng alak, magsugal, magsigarilyo, lahat ng bawal pwede. Pero ang tanong, tungo naman po yun sa kapahamakan, tungo sa apoy ang pupuntahan mo, kapatid, wala nang bawal. Pero doon sa impyerno, napakalawak. Ang tanong, gusto mo ba mapunta sa apoy na iyon? Hindi ka lang ilulublog doon. Kung tayo po'y napapasok pag tayo nagluluto, napakasakit na. Paano pa kaya kung buong katawan mo ang ilalagay sa apoy na iyon? Para kang limitunin. Forever po yun. Diba? Sabi nga, nung sa kwentong iyon na nabasa ko, 18 years old pa lang yung babaeng iyon. Tinatawag na siya ng Panginoon. Pero ang lagi niya sinasabi, Lord, bukas na lang. Sa kanila kahit na paglilingkuran. Kasi siya po ay napakagandang babae, mayaman, habulin na ng laki. Para siyang artista ba? Na dumating ang time na sumakay siya sa kanyang kotse kasama kanyang driver. Na-aksidente po sila. Pares po sila namatay. Dumiretso agad siya sa head. Yung babaeng yan, sabi niya. Panginoon, bigyan niyo po po ako ng pagkakataon na mabuhay para magbago at paglilingkuran na kita. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, anak, nung nasa lupa ka, maraming time na tinatawag kita, pero hindi ka nakikinig, di ba? Lagi mo sinasabi sa kanya lang, bukas na lang. Pero sabi nga, pagkakataon na yun, ano po, binibigay ng Panginoon napakahabang time. Kaya pag binabaliwala natin siya, diba? Sabi nga, napakahirap pong ganun. Na tinatawag na tayo ng Panginoon, pero binabaliwala natin ang pagtawag niya. Tapos dumarating ang time na napunta ka sa ganung sitwasyon. Tapos natawag ka sa Diyos, natulungan ka. Tulungan ka, iligtas ka. Pero nung nandito ka pa sa lupa, pinabaliwala mo yung pagtawag niya. Maraming nangangaral ng salita ng Diyos. Ano ginagawa ng iba? Pinagtatawanan, di ba? Ang corny naman yan. Ang boring, di ba? Nakakatamad. Puro na lang simba. Puro na lang dasal. Puro na lang Biblia, di ba? Pero ano ba mas nakakatamad? Yung ikaw yung mapunta sa apoy. Tapos hihingi ka ng tulong sa Panginoon. Tapos sabihin mo, nakakatamad, nakakaboring. Nakakaboring. Doon sa apoy, mapupunta. Kaya dapat mag-isip na yung kapatid. Hindi yun joke, hindi yun laro na dapat natin seryosohin. Yung pagtawag ng Panginoon sa atin, nabibiglain tayo, hindi natin alam, di ba? Na nakakaalam nun. Kaya dapat maging handa tayo. Yun pa'y paalala niya sa atin. And sabi nga, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya habang may time pa, habang buhay pa tayo, lumapit na tayo sa Panginoon.
Kasi nga, hindi naman kaabalaan yung ayaw makinig na salita ng Diyos. Bakit naman sa ibang bagay? Bakit sa ibang bagay, marami kang time? Bakit pag may lalakarin ka, present ka? Bakit pagdating kay Lord, absent ka? Sabi nga, kapatid, huwag natin gawing option si Lord. Huwag natin gawing option si Lord. Na tayo maglilingkod lang pag may sakit tayo, pag may kailangan tayo, na kailangan natin si Lord. Pag tayo naghihirap, tayo may problema, iniwan tayo ng asawa, diba? Ano yun? Sabi nga, kahit wala tayong problema, kahit pinagpapala tayo, dapat lalo tayong lumapit kay Lord. Hindi natin dapat laging sasabihin, busy kasi ako, Lord, eh. Busy ako sa trabaho ko. Wala akong time sa'yo. Saka na lang. Pag may time ako. Saka nagagalit kasi yung boss ko, eh. Hindi ako pwede umabsent ng son. Diba? Sabi nga, maging priority natin si Lord para maging priority din tayo. Kasi nga, marami tayong hinihingi kay Lord. Diba? Gusto natin answered prayer tayo, pero pagdating sa atin, yung paglilingkod ba natin, the best na ba yun para kay Lord? Diba? Sabi nga, kulang pa yung buhay natin. Para masuklian ang lahat na binibigay ni Lord sa na blessing. Napakadaming testing na binibigay sa ni Lord. Pero sabi nga, kapatid, huwag mong kalimutan yung nagpapala. Huwag mong akapin yung mga biyaya na yan. Kasi hindi natin madadala sa kabilang buhay. Buti sana kung may nabalitaan tayo na taong namatay na mayaman. Tapos nadala niya yung payamanan niya sa langit, di ba? Nadala niya yung kotse niya, nadala niya yung mansion niya, nadala niya yung isang baol niya pera. Yan, sabi na, walang nakapagdala ng kayamanan sa langit. Lahat po yan may iiwan. Kaya, mas palaga natin yung pagtawag ni Lord sa atin. Kasi maraming tao, bigla-bigla na lang namamatay. Hindi natin alam, diba? Sabi nga, ang kamatayan parang ano, magnanakaw. Bigla-bigla na lang yan. Hindi natin alam. Mas masakit yung naiwanan ka, diba? Kasi matagal mo siyang kasama, tapos biglang mawawala. Pero sabi nga, mas mahalin natin si Lord. Para mas na tayo maiiwan ng taong iyon, hindi tayo sobrang masasaktan. Kaya iba, pag nasasaktan, ang ginagawa, nagpapakamatay. Diba? Papakamatay. Nasasama ng loob. Pero sabi nga si Lord, kahit kailan, hindi tayo sinaktan. Hindi tayo sinaktan, hindi tayo iniwan. Hindi tayo pinabayaan. Hindi niya tayo pinatalikuran. Kahit na tayo maraming pagkukulang sa kanya, minamahal niya pa rin tayo. Diba? Napakaswerte po natin. Kaya ang Panginoon, napakalawak ng pag-ibig niya sa atin. Minamahal niya tayo kahit hindi tayo karapat-dapat. Diba? Pero kung sa tao yun, na gano'n ang ginagawa mo, sinasaktan mo na, binabaliwala mo, ang gagawin ng tao, iiwan ka na. Pero si Lord, kahit kailan, di ka niya iniwan. Di ka niya pinabayaan. Nagkukulang ka na, pero pinagpapala ka pa rin. Iniingatan ka niya. Diba? Napakabuti ng Panginoon sa atin. Ayan, sabi dito kapatid, 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, hindi pa nakikita ng mata ni naririnig ng tenga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mauibig sa kanya. Sabi ng Panginoon dito, na hindi pa nakikita ng mata ni naririnig ng tenga,
pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Yan, hindi pa natin naririnig. Hindi pa sumasagi sa isip ng tao. Pero sabi nga, yung inihanda ng Diyos, napaka-grabe. Grabing blessing. Kaya napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Kahit na napakadaming problema, ang daming pagsubok, tinitiis natin. Pero sabi nga, ang Panginoon, kahit kailan, hindi ka iniwan, hindi ka pinabayaan, di ba? Sabi niya, huwag kang matakot. Diba? Sabi ng Panginoon, buksan po natin sa Isaiah 41 verse 10. Sabi niya dito sa Isaiah 41 verse 10, ako isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang inyong Diyos. Di ka dapat mangamba kaninuman, palalakasin kita, tutulungan, iingatan, at ililigtas. Ayan po yung napakagandang promise ni Lord sa atin na ako isa sa inyo. Huwag kang matakot. Ako ang inyong Diyos. Di ka dapat mangamba kaninuman, palalakasin kita, tutulungan, iingatan, at ililigtas. Napakaganda po. Pangako ng Panginoon dito na palalakasin kita, tutulungan, iingatan, at ililigtas. At huwag tayong matatakot. Diba? Sabi niya, do not be afraid. Diba? Dumaan man tayo sa apoy, dumaan man tayo sa tubig o sa dagat, hindi tayo malulunod, hindi tayo masusunod dahil kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, sa oras na ito, tayo po'y manalangin. Ano man ang iyong prayer request kay Lord, ano man ang iyong panalangin, kung ikaw may karamdaman, ikaw may problema, come on, idulog natin kay Lord, tayo manalangin. Close your eyes. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa hapong ito, O Diyos. Karapat dapat ka namin, Panginoon, paglingkuran habang kami nabubuhay. Salamat, O God, sa mga salita mo, O Diyos, na aming napahinggan. Naway tumimo sa aming puso't isipan. May pamuhay namin ito, Lord, sa pang-araw-araw na buhay. Baguhin mo kami, Lord, sa lahat ng oras. Ang aming mga pag-ugali, panalita at gawang ginakalugod sa iyo. Di ka, O Diyos, ang maghari sa aming buhay, Lord, sa mga taong nakikinig sa oras na ito. Ano man ang kanilang problema, ano man ang kanilang suliranin, ano man ang kanilang daladalahin sa kanilang kalooban, kabigatan. Hallelujah. Spiritually, physically, and financially, Lord, kung ano man ang kanilang prayer request, na ikaw lamang, O Diyos, ang dumirinig ng aming mga panalangin. Ano man ang mga panalangin na ito, God, na ikaw lang hakasiyasan ng aming puso't isipan, batid mo, Panginoon, ang aming buhay. Mabuti man o masama ang aming ginagawa, ito, Panginoon, ay aming pagsusulit sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, magbago ng siyam na bunga, Panginoon, na banal mong Espiritu ang maghari sa aming buhay. Salamat, Lord, sa lahat ng mabiyayang ito, O Diyos, sa buhay na ito na pinapahiram mo sa amin, na kami, Panginoon, ingatan saan mo kami magpunta. Ikaw, Panginoon, ang gumabay sa amin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan at pangunawa sa iyong mga salita na may pangaral pa namin ito, Panginoon, sa maraming tao upang sila man, Panginoon, ay magkaroon ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Salamat, Lord God, sa mga taong ito, O Diyos. Nahipoy mo, Panginoon, na kanilang puso't kalooban. Walang pusong bato sa iyo, Lord. Nabigyan mo kami ng malawak na kaisipan at pangunawa sa mga salita mo, O God. Salamat, O God, sa iyong pagmamahal sa amin na hindi kami, Panginoon, karapat-dapat mahalin. Ngunit kami, Panginoon, na inibig mo. Salamat sa iyong bugtong na anak na Jesus na ibinayubay sa krus ng Kalbaryo upang kami, Panginoon, ay patawarin. Na kami, Panginoon, ang dapat ipaako sa krus. Dahil kami ang nagkasala sa iyo. Ngunit ibinigay mo, Panginoon, ang iyong anak na si Jesus upang kami, Panginoon, ay linisin, patawahin sa iyong mga kasalanan, sa iyong mga karunihan. Lord, salamat, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, ng magpakabanal ng tulad mo. Salamat, Lord, sa iyong mga salita na patuloy na nagpapalakas sa amin. Sa tuwing kami, Panginoon, ay namihihina, pinapalakas mo, Panginoon, ang aming kalooban. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan, O God. I-bless mo, Panginoon, ang mga taong nasa ospital na may makaramdaman, ang mga nasa bilangguan.
ng mga presidente ng bawat bansa na magkaroon ng pagkaayosa. Pagkaayosa ng mga kapastoran, Lord, na bigyan mo pa ng kalakasan ng mga pangaral ng salita mo. Salamat, Lord, sa mga bagay na ito. Minudulog din namin sa Lord ang aming mga pamilya, ang aming mga kamag-anakan, ang aming mga kaibigan, saan ma sila naroroon. Nai-touch mo, Panginoon, ang kalooban ng mga tao ito. Na sila man, Panginoon, ay manumbalik sa iyo. At ikaw, Panginoon, ay nangako na magbabalik sa lalong madaling panahon. Konting panahon na lang, Lord, ang ibinibigay mo sa amin upang kami magbago at manumbalik sa iyo. At pinapahintulot mo, Panginoon, ang mga bagay na ito, mga sakit, mga karamdaman, taguto, mga salo, at mga kalamidad na ito. Upang ang tao, Panginoon, ay magising sa katotohanan, mabuksan ang kanyang kaisipan na sinabi ng Panginoon na kami minamahal mo ay pinarurusahan mo upang kami ay magbago at manumbalik sa iyo. Salamat, Lord, sa iyong pag-ibig na kasing laki man ang barko ang aming kasalanan. Ngunit ang pag-ibig mo ay kasing nawak ng karagatan. Salamat, Lord, sa sungtulang biyaya na binibigay mo sa amin, Lord. Hindi kami, Panginoon, karapat-dapat sa iyong biyaya at habag. Ngunit sa iyong awat na pag sa amin, Lord, ay binigyan mo kami ng kaligtasan at hindi ito, Panginoon, sa aming mabubuting gawa. Pagkakamang gawa, kundi sa iyong biyaya at habag. Salamat, Lord, sa mga prayer request na ito na nidudulog namin sa iyo na makarating sa banal mong trono ang kasagutan ng mga panalangin na ito na matagal na namin hinihingi sa iyo. Kaya, Lord, lubos-lubos kami nagpapasalamat sa iyo, God, at ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuring palangal pagdakila sa pangalan ni Jesus ang natin magsabi ng Amen. God bless po sa inyong lahat. Mabuhay po ang ating Pastor.